ng lalawigan ng Surigao del Sur ang CPP-NPA-NDF bilang persona non grata. Kasabay ito ng paglanda ng mga bayan sa lugar sa isang kasunduan. Si Eaglenews correspondent Isay Dalisan sa detalye. Nagkaisa ang mga residente at mga dating miyembro ng milisya ng bayan na magdeklara laban sa CPP-NPA-NDF kasama ang lahat itong legal front organization bilang persona non grata kasabay ng paglagda sa isang kasunduan. Isang Doña Carmen sa Tagbina, Surigao del Sur na napuntahan ng Eaglenews team. Ang lugar na ito ay kabilang sa secluded area na kung saan impluensyado ng CPP-NPA. Karamihan sa mga residente dito ay mga dating miyembro ng milisya ng bayan o mga taga-suporta ng NPA. Pinangakuan sila na pagkakalooban sila ng sarili nilang masasakang lupa kung sila ay makikiisa sa kanilang organisasyon. Kabilang sa idineklarang persona non grata ay ang mga miyembro ng KAMAS, Katribo, Act, Karapatan, Anak Pawis, Anak Bayan, Bayan Muna, Gabriela, LFS, RMP at KMP. Sa pagpasok ng community support team ng 75th Infantry Battalion ng Philippine Army, unti-unting naliwanagan ang kanilang isipan. Sinikap na matugunan ang kanilang suliranin sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan ng Tagbina. Ayon kay Lieutenant Colonel Jaime Datuin, commanding officer ng 75th IB, ang pagdedeklara ng persona non grata laban sa kilusan ay malaking hakbang upang lalo pang humina ang pwersa ng kalaban. Isang Doña Carmen sa may pinakamaraming sumuko sa kanyang area of responsibility na may kabuo ang bilang na 68. Malaki na rin ang naging progreso na kanilang laban mula ng paigtingin ng Pangulo ang opensiba laban sa mga rebelde. Kamakailan lang, 49 na mga dating miyembro ng NPA ang nagawaran na ng tulong mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, 15,000 na immediate cash assistance at 50,000 na livelihood assistance. Ang karamihan sa kanila gagamitin ang halagang ipinagkaloob sa pagnenegosyo upang makatulong sa kanilang pagsisimula. Dagdag pa ng opisyal, 20 mga rebelde na lamang na kabilang sa Guerrilla Front Committee 14 ang kanilang tinutugis na nasa mga liblid na lugar sa pagitan ng Surigao del Sur at Agusan del Sur. Nabanggit din ng opisyal na plano nilang lagyan ng detachment ang lugar upang masiguro na hindi na muling makakabalik pa ang mga rebelde sa nasabing lugar. Sa kasalukuyan, marami na sa kanila ang sumuko, nagtiwala at nagbalik loob sa pamahalaan. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pangangako na kailanman di na sila babalik pa sa kilusan at susuportahan ng anumang programa ng pamahalaan. Malaki naman ang pasasalamat ng kapitan ng barangay sa pagpasok ng tropa ng militar sa kanilang barangay at sa matyaga nilang pagpapaunawa upang mamulat ang kanilang isipan. Ang lalawigan ng Surigao del Sur ang kauna-unahang nagsagawa ng ganitong hakbang laban sa rebelde grupo sa buong Caraga Region. Mula sa lalawigan ng Surigao del Sur, para sa Eaglenews, Isay Dalisan, I am one.